Barbie Imperial, hindi agree maging third party in real life. Para sa The Goodbye Girl actress na si Barbie Imperial, basta't may nasasaktan ng tao o mali na ang sitwasyon, sapat itong dahilan para maghiwalayan. The hottest news, the latest updates, this is Push Daily. Bising-bising ngayon ang actress na si Barbie Imperial na bibida sa episode na The Clueless Girl ng I1TFC series na The Goodbye Girl. Gagampanan ni Barbie ang karakter ni Kiera na natuklasang kabit pala siya. Sa kabila ng natuklasan ay hindi nito kinayang iwanan agad ang boyfriend. Sa totoong buhay, never naisip ni Barbie na maging other woman sa relasyon. At kung mapunta man siya sa sitwasyon ni Kiera, ay kusa na siyang aalis kaysa maging third party. Basta for me, if may ibang tao ka nang nasasaktan and alam mo talaga na nasasaktan sila, tapos ginagawa mo pa rin, for me, mali talaga yon, sabi ni Barbie. Naniniwala kasi ako sa karma, na kung ano yung pinaparamdam mo sa isang tao, ipaparamdam yan sa'yo balang araw. Hindi man agree si Barbie sa pananatili ni Kiera, naiintindihan niya kung ano ang pinanggagalingan nito. I'm not saying na tama yung ginagawa ng mga taong nanloloko or ng mga other girls. Mali talaga yon. Pero yung ibang tao kasi talaga, pag mahal nila yung tao, bulag ka talaga, di ba? Depensa niya. So mali, pero also imagine the pain na pinagdadaanan ng taong na yon. Sa kabila nito, naniniwala si Barbie na hindi dahilan ito para manatili sa ganoong sitwasyon. Mali pa rin, aniya. At the end of the day, kailangan babawi ka talaga. Itatama mo yung mali mo. Kung hindi na tama ang sitwasyon, sapat na dahilan ito para umalis. Hindi ako mabilis mag-give up na girlfriend, sabi ni Barbie. Gayunpaman, naniniwala si Barbie na may mga pagkakataong mas mabuti na ang umalis kaysa manatili sa isang relasyong hindi na nakakabuti sa inyong pareho. If I feel like the other person is not growing with me, that's the time I say goodbye na talaga, paglilinaw niya. Kasi para saan pa ako magsistay if parang wala na akong naaambag sa growth mo. Ilang beses na siya nagpaalam at nag-let go sa mga dating nakarelasyon. Narealize niya na may iba't ibang dahilan ng tao para umalis sa relasyon. Ang mahalaga ay magpaalam ng maayos. Based on experience, ako din ang nag-goodbye. Some, hindi, pero nung nag-grow na ako, narealize ko na maganda rin pala na nag-goodbye ka ng maayos kahit gano'n pa kasakit, aniya. Kasi pumasok ka sa relasyon, pinaalam mo. So aalis ka, ipaalam mo rin, dagdag niya. May mga umaalis din na ginagawa nila yung tama, may mga umaalis na napagod, may mga umaalis na niloko. So for me, siguro sa hindi na lang mas masakit na pag-alis, yung pag-umalis ka dahil mahal mo na yung sarili mo. Sa mga iniwan naman, ang advice niya ay pagbigyan ng sarili na maghilom. I-take mo lang lahat ng time para mag-heal. Hindi mo kailangan madaliin, and pag nafe-feel mo na ready ka na bumangon, ituloy-tuloy mo lang. Yung healing naman kasi hindi siya tuloy-tuloy. May mga days pa rin na paakyat ka na, bababa din tataas, payo niya. You just have to remember that this is life. We get hurt, but we learn from it. So dun sa experience na yon, may makukuha tayo, so okay lang na masaktan. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.